SYM ADX 125. Hindi ito basta ordinaryong scooter lang, dahil taglay nito ang mga special features na tanging sa SYM mo lang maririnig. Agresibo, matapang at macho, ito ang motor na punong-puno ng personalidad. Hindi mo nga aakalain na 125cc lang ito. Ang makina nito ay 124.9cc, liquid-cooled, 4-stroke, 4 bulbs, single-cylinder, single-overhead cam, at naka-electric fuel injected ito at naka-Euro 5 compliant. Ang maximum power nito ay 9 kW at 7,500 RPM, with a maximum torque of 11.5 Nm at 7,000 RPM. Sa makina pa lang ng motor na to, siguradong may ibubuga. Malakas ang max power at max torque, kaya hindi ka mabibitin sa arangkada kahit 125cc lang ito. At bukod pa dun, naka 4 bulbs at liquid cooled pa. Pero hindi lamang yan ang maipagmamalaki ng motor na ito, dahil meron pa itong features na kung tawagin ay ALE o Anti-Lift Engine Hanger System. Ito ang sumasalo sa lahat ng tagtag at vibration upang mapanatili ang stability nito. Kaya talagang smooth ang takbo nito kahit sa anong road condition. Bukod pa doon, taglay din ito ang isa sa pinakamahalagang safety feature sa lahat, ang anti-lock braking system. Harap at likod ng preno nito ay naka-ABS na, kaya masafe at panatag ka talaga, dahil kahit mapiga mo ng malakas ang preno nito, smooth pa rin ang magiging tigil nito. Meron din itong TCS o traction control system. Isa rin itong advanced safety features, dahil nade-detect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong dahil sa madulas na kalsada. Malaking tulong yan, lalong-lalo na kapag maulan. Sa performance at safety features pa lang ng motor na to, panalong-panalo na talaga. Pagdating naman sa forma nito, pang next generation talaga. Naka-LED ang headlight nito, kaya maliwanag ito lalong-lalo na sa gabi. Ganun din ang kanyang mga signal lights. At kung pagmamasdan ito dito sa harapan, para itong isang robot. Kaya kahit sino siguradong mapapalingon kapag ganito ang daladala mong motor. Kakaiba din ang disenyo ng taillight nito. Naka-LED din, kaya kitang-kita ka talaga sa kalsada. At sa instrument panel nito, malaki ito. 5 inches ang sukat nito, na halos kasing laki ng isang cellphone. Kaya kitang-kita mo talaga ang mga indicator. Napakaganda pang tingnan dahil colored ito. At meron pa itong auto dimmer o kusang mag-a-adjust ang brightness ito, depende kapag madilim o maliwanag sa labas. Isa pa sa nagpapaangas ng forma nito ang kanyang naked handlebar. Talagang pang-adventure ang disenyo nito. Meron pa itong windshield na parang pang maxi scooter ang datingan. Kung usapang long ride naman, malayo ang mararating mo sa isang full tank nito, dahil 15 liters ang fuel capacity nito, 3 times na mas malaki kung ikukumpara sa ibang motor. Matipid din ito sa gasolina dahil sa kanyang electric fuel injection. Kumukonsumo lang ito ng up to 40 to 43 km per liter. Kaya perfect talagang motor na to pang touring or pang long ride. Bukod pa doon, di ka agad mangangalay sa biyahe dahil matutuwid mo ang mga paa mo. Dahil naka-extended footrest ito, kaya relax na relax at komportable ka talaga sa mahabang biyahe. Malapad din ang upuan nito, kaya talagang komportable ka. Pagdating naman sa mga gulong, malalapad din ang gulong nito at naka dual purpose tires pa ito. Ibig sabihin, pwede itong pang on-road at pwedeng pang off-road. Ang sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 120x70x13. Sa likod naman ay 130x70x13. Sa lapad ng mga gulong nito, hindi ka mag-aalinlangan pagdating sa mga cornering. Meron pa itong tire hugger, kaya may sasalo ng mga putik at dumi kapag ka napadaan ka sa mga puputik at basang kalsada. Sa suspension naman ito, naka-telescopic fork sa harap at naka-monoshock sa likuran. Nakakilis na din ang motor na to with answer box system and anti-theft alarm, kaya mas panatag kang ipark ito sa kahit hindi ka pamilyar na lugar, dahil tutunog ito kapag merong gumalaw dito. Meron din itong built-in charging port, kaya pwede ka na rin makapag-charge ng cellphone mo dito. At may malaking bulsa ito dito sa harapan, kaya may paglalagyan ka ng mga gamit mo. Meron pa itong takip, kaya safe na safe ang ilalagay mo rito. Meron din itong hook, kaya may pagsasabitan ka pa ng mga daladala mo. Malaki din ang underseat storage nito, 22 liters at kasya ang isang full face helmet. Halos lahat na yata ng magagandang features nandito na sa motor na ito. Talagang kahanga-hanga, lalo na ang mga safety features nito. At sa performance, kahit low displacement lang, hindi ka mabibitin dahil naka 4 bulbs at naka liquid cooled ito. Kaya siguradong pasok sa panlasa at tatangkilikin ito ng mga Pilipino. Nakakatuwa dahil paunti-unti nang dinadala ng SYM ang magagandang motor dito sa Pilipinas. Kagaya na lamang ng SYM Jet X150. At ngayon, ito naman ang panibagong aabangan natin.
ang SYM ADX125. Pagdating sa presyo nito, posibleng umabot ito ng 125,000 to 130,000 pesos o higit pa kung dadalhin sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa tayong ideya kung kailan ito dadalhin ng SYM dito sa Pilipinas. Pero sana dalhin din ito dito sa Pilipinas dahil kagaya na sabi ko kanina, siguradong marami ang tatangkilik sa motor na ito. Lalo na't lahat ng magagandang features ay nandito na. Bago magtapos ang ating video, tatanungin muna kita. Kung sakali bang dalhin ito sa Pilipinas ang SYM, isa ka rin ba sa bibili? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.